Yun yung topic natin, ano? Free radical. Huh? So before we talk about free radical, ano ang mga factors na nakaka-apekto sa ating katawan? Sa ating kalusugan? Mahalaga ba sa inyo yung kalusugan ninyo? Yes! Mahalaga rin talaga? Talaga ba? Paano niyo pinapangalagaan yung kalusugan? How do you take care of your health? Ha? Diet. Okay, so we have diet. Yan, ang nangyayari. Kung hindi ayos yung diet ninyo, ganyan ang nangyayari sa inyo. Gusto niyo magiging ganyan? So, ano ang solution natin para maayos natin ang ating diet? Ano ang paraan natin para maayos natin ang diet? Maraming nagsasabi sa inyo, kakain ng sakto, ng sapat, tama. Ano yung tama? Maraming hindi nakakaalam ano yung tamang pagkain. Totoo ba? Totoo ba? Yes! Yes, okay. So, ang solution natin is the food pyramid. Dito sa food pyramid, dito nakalagay kung anong klaseng pagkain ang kakainin at ano yung amount ng pagkain na kakainin natin. So ito yung ating gabay to have the proper diet. Marami sa atin nakakaroon ng salitang proper diet pero hindi natin alam ano ang basihan. So I encourage you to go to your health center, pag-aralan niyo yung food pyramid na nandoon at yun yung magiging gabay natin sa eksaktong pagkain natin. Okay? Next, aside from diet, ano pa ang nagiging factor na nakaka-apekto sa ating kalusugan? Lifestyle. Pardon? Lifestyle. Lifestyle. So, ito, sedentary lifestyle. Halos walang ginagawa. Ang ibig sabihin ng sedentary, lack of physical activity. Sino ba sa inyo nagiging ganyan? Yung pagdating sa pisina, uupo, harap sa computer, pag-uwi, kakain, tutulog. Meron pa ba kayong panahon para sa katawan ninyo? Ganyan ba kayo? Ha? So, paano nyo kanina? Tinatanong ko kanina kayo kung mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo. Ang sagot nyo? Yes. And yet, ginagawa nyo ba ito? Yes. So, paano nyo masasabi mahalaga sa inyo yung kalusugan nyo? So, ano solution natin pag sedentary ang lifestyle ninyo? So, ang solution natin, pag ganyan, sedentary ang inyong buhay, you need to have regular exercise. Na, pag sinabi natin exercise, hindi man ibig sabihin kailangan pumunta kayo sa gym, no? Maghanap lang kayo ng gagawa ninyo sa bahay na pagpawisan kayo. Even walking is a very good form of exercise. So, you should be trying that, no? Now, the third factor that affects our health is environment. And here, with the environment, ang pinakamalaking pinsala na nagbibigay sa atin ng pinsala is, of course, the free radical. Okay? Now, ano ba ang free radical? Sino ba sa inyo nakakaintindi ng salitang free radical? Naririnig niyo ba yung salitang free radical? Yes! Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng free radical? Yes! Yun. Buti, yun yung totoong sagot. So, we will be discussing free radical ngayong araw na ito. Okay? Ano ba ang free radical? So, dito sa free radical, pag-uusapan natin muna ang atom or molecule. Okay, konting chemistry lang ito. Hindi kayo mag-nosebleed dito. Okay lang. So, basic lang ito. So, when you look at an atom, makikita nyo, meron tayong nucleus and we have the electrons na nag-o-orbit. Naalala nyo pa ba yun? Yes. Akala ko, absent kayo nung panahon na yun eh. So, meron tayong electrons na nag-o-orbit. So, you will notice that the electrons go in pair. Magkapares palagi yan. So, when it goes in pair, this is a very stable form of an atom or a molecule. So, very stable siya. So, hindi siya nagre-react basta-basta. Now, a free radical is formed when one of the electrons is knocked off. Natanggal ang isang electron, naging unpaired electron siya. So it becomes very unstable and highly reactive. Do you understand ang ibig sabihin ng highly reactive? Ibig sabihin, pag tumamang siya sa skin mo, magre-react agad sa skin. Pag tumamang sa buhok, re-react agad sa buhok. It has to react in order for it to become stable.
So, naiintindihan niyo ba? Do you get my point? Yes. Dahil siya ay unpaired, it has to be reactive with some other molecule or chemical para maging stable siya. Okay? Now, saan nang galing ang free radical? Saan siya nang galing? Number one, radiation. Anong alam niyong radiation? Of course, number one source of radiation is the sun. Dito sa sun, yung UV radiation, ultraviolet radiation, ito yung pinakamatinding nang bibigay ng free radical sa ating atmosphere. Do you know that in Peru, kung saan merong ozone hole, ganun rin sa Australia, may ozone hole doon. You notice that this people living in Peru and Australia are having more skin cancer sa kanilang population. Mas marami silang merong skin cancer. In fact, in Australia, kahit may mga bata, pag lumalabas daw nasa playground, they encourage the children to wear shades na may UV protection. Kasi one effect of free radical, pag tumama sa mata nyo, actually is formation of cataract. Okay? So, isa sa mga effect noon. No? Other than that, meron pa tayong ibang effect no? ng nangyayari sa katawan natin. Now, aside from radiation na galing sa araw, ano pang ibang klaseng radiation? We have yung mga TV, yung mga X-ray. No? Yung X-ray, yung TV natin, nag-i-emit ng radiation yan. Although, yung CRT, yung cathode ray tube, yung sa video ng computer natin. And of course, the lights. Yung light, saka itong the rest na ito, hindi naman to very powerful. Hindi ito masyado malakas. Yung X-ray yun yung malakas, of course, no? Now, sa light, yung mga halogen light, ito emits UV radiation. Okay? Aside from yung X-ray, TV, cathode ray tube, and light, meron pa tayong yung microwave. Ito ang pinaka-latest natin, mas dumadami sa ating kapaligiran. Saan galing itong microwave? Alam niyo ba yung microwave oven? Sino may microwave oven sa inyo? Anong ginagawa ng microwave? Nag-iinit. Kaya yung tubig na dinagay niyo sa loob, pag ginamit niyo, kumukulo siya. At pag hindi po niyo yung kapaligiran, wala init yung kapaligiran. Only the water. Only the food. So, why? Because microwave, pag tumama sa isang object, in-excite niya. So, nag-rub yung molecules noon to produce heat. Now, bakit natin pinag-uusapan ang microwave? Because recently, dumadami na ang source of microwave. One major source of microwave is cellphone. Sino walang cellphone dito? I doubt meron. Lahat kayo, may mga cellphone kayo, no? So, paano nyo ginagamit ang cellphone nyo? For calling, for texting. Pero do you always use cellphone for calling? Nakaranas ba kayong gumamit ng cellphone for more than 10 minutes? Yes! Napansin nyo, yung tenga nyo, umiinit? Yes! Kahit lang nilalayo nyo yung cellphone, mainit pa rin yung tenga nyo. Yes. Hindi ka alam na yung tenga nyo, ay crispy tenga na. Because of microwave. Because of microwave. No? Kahit nailayo nyo lang ganyan, umiinit pa rin tenga nyo. And this is what is, yung hindi nyo alam, is that microwave can penetrate the skull. So, pag nape-penetrate niya ang skull, pati ang brain nyo, affected. There are some studies that shows that when you use your cell phone for more than 20 minutes in a day, you suffer a degree of insomnia. Hirap kayo matulog. Nangyari ba sa inyo yun? Yes! Now, I'm not saying cell phone is bad. Maganda ang cell phone kasi it's very convenient, high-tech na na yun. Without cell phone, nung panahon maliit pa ako, nung binata pa ako, uuwi ako, tapadala ako telegrama. Pa, uuwi ako bukas. Dumating na ako, yung telegrama ko, hindi pa dumadating. Yung cell phone is very convenient, no? It's very useful. Now, here, I would like to encourage you to use yung handset. Di ba pag bumibili kayo ng
ng headset, I mean, ng cellphone may kasamang headset yan. So, why not use it, no? Ilayo niyo yung source ng radiation from your brain. Okay? Now, next, ano pa? We have cell sites, of course. Kung may cellphone na nagre-receive, meron nagbabato ng radiation. Diba? So, the bigger the cell site, the higher is its microwave emission. Okay? So, ito nang dito na lang, kikita na natin, no? Pag may cell site malapit sa inyong bahay, minsan palagi kayo irritable, hindi nyo napapansin mo. Na kahit yung, of course, depends on your personality, pero pag very common, you will notice that when there's cell site near your place, near your house, you will feel that you're always irritable. Okay? So, what else? Chemicals. Ano mga chemicals na nakaka-produce ng free radical? Of course, we are all chemicals. Even the atmosphere is made of chemicals. So, ano mga klaseng chemicals na ito? One is the industrial waste. Pansin nyo yan? Minsan, may mga planta natatapon ng indiscriminately ng mga dumi nila sa ilog. Lalo sa Pasig. Kaya yung Pasig, sabi nga nila, 3 years ago, yung Pasig pwede papaliguran. Tingnan nyo, subukan nyo maligo sa Pasig. Diba? Kadiri na, no? Next, we have also toxic exhaust. Saan galing itong toxic exhaust na ito? Galing sa sasakyan. We have all kinds of free radical na pinuproduce nun. We have what? Nitrous oxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. These are free radical per se. Now, let me ask you, alam nyo ba, pag, halimbawa, meron kayong inaantay na prospect dyan sa baba, tumayo kayo doon sa may tabi ng kalsada for 1 minute. Now, if I asked you, alam niyo ba kung gaano karaming particles ng free radical ang na-absorb, na-inhale niyo within that 1 minute? Do you know? Would you know? Can I ask somebody to give a guess? Walaan niyo daw? Ha? Sa isang minuto, ilan kaya? It will be no less than 1 million particles. Maliliit ito, ha? We're not talking about something that you see. So small na hindi na natin nakikita ito. No? Kaya yung 1 million is an ordinary number for this kind of atmosphere. Pag nandun yun sa EDSA, mas marami pa yun. Okay? Now, whatever comes into your nose goes to your lungs. So habang dinadaan niya, you can imagine that this damages your tissue. Whatever goes to your lung, goes to your blood. At dahil dito, pati yung mga ugat-ugat ninyo, nagiging marupok. So, pag naging marupok ang ugat, ano nangyayari? Mabilis siyang sumabog. Kaya nagiging common na yun, yung aneurysm. Alam niyo ba ano ibig sabihin ng aneurysm? It is a condition kung saan yung ugat ninyo pumuputok inside. So, this is aneurysm. 30 years ago, bihira marinig ang aneurysm. But lately, dumadaming meron ng kaso. Why? Because of free radical. Okay? Now, aside from that, of course, we have the power plant. Mga planta na nag-i-emit ng mga toxic gas. Okay? So, ganun rin ang nangyayari, nai-inhale na rin. It is thrown out in the atmosphere, at itong nasa atmosphere, nahihinga natin. At it comes in contact with our body. Okay? Next, household chemicals. Sa bahay ninyo, meron kayo nito. Ano ito? Can you guess? Very common to. Halos lahat kayo nito meron. No, not Bygon. Clorox. Clorox. Sino walang Clorox sa bahay? Meron, di ba? Halos lahat meron, no? Saan yung ginagamit ang Clorox? Pang-bleach. Pang-paputi. But at the same time, you use it to clean the bathroom. Right? Nasubo.
Sino sa inyo nakaranas, I know, most of you nakaranas maglinis ng banyo. Right? Now, let me describe to you, ano ang nararamdaman? Kunwari, right now, naglilinis tayo ng banyo. Habang nagpupunas ka ng ganyan, ang mata niyo mahapde. Ang ilong niyo parang nasusunog. Ang leeg niyo parang may sumasakal. Ang dibdib niyo parang may nakalagan. Did I describe it right? Tama ba yung description ko? Now, this is free radical directly attacking your tissue. Yung kanina, sinasabi natin, 1 million particle is minimal. Ito, this time, directly naka-expose kayo. Habang pinupunos nyo ganyan, pumupunta sa katawan ninyo. So, this is concentrated. Kaya nararamdaman nyo yung effect. Kaya, let me advise you na pag naglilinis kayo ng banyo, please ventilate the area. Marami sa inyo naglilinis ang banyo pero nakakulong. Bakit mo ginagawa yun? Magpapakamatay ba kayo? So, yun ang dapat yung gawin, no? Open and ventilate the area. Okay? Now, what is in Clorox that gives you this powerful free radical? Chlorine ang nandoon. Chlorine is a very, very powerful free radical. Kaya kita nyo, pag linagay nyo sa mansa, pumuputi ka agad. Kasi oxidizing ang nangyayari, oxidation. It's very powerful oxidizing agent. In fact, it is being used sa water treatment to kill microorganism. Now, let me tell you this. Ang free radical actually is not good or bad. When it has other good purpose, like for instance, yung pag-disinfect ng gamit. No? Pinapatay niya mikrobyo, pinapatay niya virus. In fact, our body also produces free radical, lalo na sa mga immune system natin. Pag may pumasok na virus, nalapit ang ating T-cell, sasabog yun, pagsabog na magre-release yun ng free radical to kill the microorganism na nag-invade sa katawan natin. So it's really not really that bad. Pero pag sumobra, of course, may negative effect. Okay. Aside from household chemicals, ano pa? We have food. Paano yung food niya ito? Bakit pati pagkain, maraming free radical? Yes, maraming free radical ang food. Preservatives, for instance. Sarap, no? Sarap, no? Longganisa, tocino. Ano pa? Hotdog. Hindi ba ito ang very common na ginagamit na niluluto nyo para sa anak nyo? Right? It's full of preservative. Eh, ganun rin yung action ng preservative. It releases free radical. Ba't ba kayong mahilig magpakain ng pagkain imbalsamado sa anak nyo? Don't you understand that ito ay pag mas mataas ang mas matagal ang shelf life ng isang preserved food, mas maraming preservative yon. Okay? Now, aside from preservative, ano pa? We have the manner how you prepare your food. Okay. One of... Paano nyo niluluto ang pagkain nyo? Ito ang very common aspect of cooking. The easiest way of cooking is frying. Di ba? Di ba? Now, tanong ko lang sa inyo. Ilang beses niyo ginagamit mantika niyo? Ilang beses niyo ginagamit mantika niyo? Choice. Yung totoo. Gano'ng katalas niyo ginagamit mantika? Pagkatapos niyo gamitin, sasali niyo saan? Sa galapon. Okay? Now, ilang beses niyo inuulit yun? Hanggang malinaw. Yan yung pito-prito. Naniniwala kayo doon. Of course, these people are trying to sell their product. They will say it's really good. But then, let me explain to you yung consequence ng nangyayari nito. Bakit ba kayo nagre-reuse ng mantika? For the purpose of? Makatipid. Ayan. Tanong ko sa inyo. Pagkatapos nito, tanungin ko kayo kung nakakatipid kayo, ha? Oil is made of this.
ito yung structure ng oil. We have the glycerol part. Ito yung glycerol niya, no? Attached to the glycerol is the fatty acid. So, mahaba itong fatty acid niyan. Okay? Now, this is what you call oil or fat. Okay? Habang iniinit nyo ito, ano nangyayari dito? There is a tendency that this chain will break, leaving the fatty acid from away from the glycerol. Okay? Yung latak na nakikita nyo sa ilalim ng garapon ninyo is not oil anymore. It is glycerol. Alam niyo ba kung saan ginagamit ang glycerol? Alam niyo kung saan ginagamit ang glycerol? Glycerol is being used to make dynamite. That's true. Just add nitric acid to glycerol, sasabog yun. Another use for, of glycerol, of course, is for cosmetics, yung pang-moisturize ng, ng skin ninyo. And of course, it's also being used sa mga cut flower para mas matagal ang buhay ng mga bulaklak. Now, let me tell you about glycerol. Next time na ginamit nyo uli yung mantika na kasama ang glycerol at ininit nyo, ang mangyayari, glycerol will break down to a chemical called aniline. Itong chemical na itong aniline nito, pag meron akong isang patak na purong-puro, 99% pure aniline, pinatak ko sa tubig, isang patak lang yan, ha? Isang patak na yun, hinalo ko sa tubig at pinainom ko sa ito, sa mamang ito. At ininom niya naman, not knowing na merong patak doon na aniline, you know what will happen? I can guarantee that within 1 year, this guy will have cancer. That is how highly carcinogenic aniline is. Ganun katindi siya. Ngayon, yung ginagamit nyo sa pagluluto, hindi naman ganyan katindi, hindi naman ganyan ka-pure yun. Pero let me ask you, yung isang baso, linagay nyo sa ilalim ng gripon yung may tulo, na pumapatak, pumapatak, pumapatak. Ano mangyayari sa baso? Mapupuno. So yung kapirasong patak na yun, ngayon, walang epekto yun. Kakapatak, kakapatak, ano mangyayari? Mapupuno ang katawan nyo, and by that time, posible magkaroon kayo ng cancer. Matitipid ko ba kayo? Yeah. Okay. So you see the point na bakit hindi natin ina-advise yung pag-re-reuse ng mantika. You throw away oil after use. Okay? Now, next. Aside from mantika, meron pa tayo. Barbecue. Sino may hindi kumain ng barbecue? Barbecue is really very good. Hindi ba? No, there's no... Wala naman masama kumain eh, no? There's nothing wrong with eating. If you enjoy your eating, it's really good. But choose to eat right. Ika nga. When you eat barbecue, alin ba yung pinakamasarap na parte ng barbecue? Yung taba na medyo sunog-sunog, di ba? Andoon lahat ng benzopyrene. Yun. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng benzopyrene? Another chemical na is, that is also highly carcinogenic. Oh, imagine that. No, sabi ko sa inyo, hindi masama kumain ng barbecue. Hindi masama kumain ng piritong pagkain. But as long as you make it na hindi often. But, iwasan nyo lang yung madalas na pagkain nito. Okay? Now, next. Stress. Anong klaseng stress? Physical stress. Okay? Physical stress. And, of course, we have emotional stress. Stress increases free radical production in your body.
habang may stressful ang katawan ninyo, tumataas ang free radical level sa katawan. Okay? So, ano ang effect ng free radical sa ating katawan? Kanina, nabanggit ko na sa inyo, pag tumakas balat nyo, it causes problem, no? Posibleng dumating sa punto ng maging skin cancer siya. Pag tumama sa mata nyo, nagkakaroon tayo ng cataract formation. Pag pumasok sa katawan nyo, nagiging brittle yung ugat natin. At of course, hindi lang yung ugat natin, but also some other internal organs natin is also affected. Right? Now, ito yung pinakamatindi. There is a chemical in our body called DNA. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng DNA? Yan na. Deoxyribonucleic acid. Ano itong DNA na ito? Alam niyo ba kung ano ang DNA? Hindi. Ba't yung iba hindi sumasagot? Alam niyo ba? Okay. DNA is the genetic code of our body. So, itong DNA na ito, ito ang nagdidikta kung ano ang inyong katawan. Whether kayo ay babae, lalaki, anong kulay ng buhok ninyo, anong kulay ng mata nyo, anong kulay ng skin nyo, anong height ninyo, lahat yan, naka-encode dito sa DNA. Ibig sabihin, code siya. No? Isa siyang chemical na meron nagdadala ng mga code. Itong code na ito, nagdidikta ko anong ginagawa ng katawan natin. Siya yung magsasabi, ito gawin mo, ito gawin mo. Okay? Now, sa DNA, you will notice, this is electron rich. Mamaya, magpapaliwanag natin yan, bakit electron rich, no? Kung siya ay electron rich, mayaman siya sa electron, ano ang kulang sa free radical? Anong kulang sa electron, right? That ito ay electron rich, it becomes a natural magnet for free radical. Therefore, it is a favorite object of attack. Palagi siyang paborito yung ina-atake. Okay? Now, if you look at the DNA, makikita nyo, yung isang chain na yan, mahaba yan, marami yung chemicals na magkadugtong-dugtong. Meron siyang mga specific code, no? Intindihan nyo? Meron siyang iba-ibang klaseng chemical, like ito, 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 ito. Now, makita nyo, naka-arrange siya. So, ano mangyayari? Pag umatake ang free radical, itong arrangement na ito, this has a meaning. May ibig sabihin yan. Kaya siya naka-arrange ng ganyan. Let's say that this code says gumawa ka ng, mag-multiply ka. Mag-multiply ka. You remember the cell has the ability to multiply? Yung isa, pwede maging dalawa. Dalawa, magiging apat. Apat, magiging walo. This is what you call the process of mitosis. Yung pag-divide ng cell. So let's say that this code says you multiply. No? Before that, ipakita ko sa inyo next slide, no? So ito yung free radical. Ito yung free radical. Ang nangyayari, sisingit siya na yun dito. So, ano nangyari doon sa code na yun kanina? Yung code na yun, mag-move. Diba? Balik natin. So, pag sumingit siya dito, maiiba ang code dito. Naintindihan niyo? Are you following? Yes! So, pag naiba ang code, ano mangyayari sa ibig sabihin ng code na yun? Mababago. Mababago ang ibig sabihin. Right? So, here, nakita nyo, umatake siya, sumingit siya na yun dyan. So, ano nangyari? Nag-move na yun, yung code. Ano ibig sabihin? Nagbago ibig sabihin. So, eto na. Pagdating sa mitosis, nag-multiply siya ng nag-multiply. Right? So, habang nag-multiply siya, ito yung code na nagsasabi mag-multiply ka. Pagdating dito sa code na ito, ito yung code na magsasabi, tumigil ka na. Enough. So, pag sinabi natin enough, dahil may sumingit dito, ang magsasabi pa ba siya ng tama na? Sasabihin niya pa bang tigil ka na? Ha? Do you understand? Yes. Itong code, nagsasabing mag-multiply. Pagdating dito, ito yung code na magsasabing stop.
eh sumingit na yun ito. Nung sumingit ito, ano ibig sabihin? Magbabago. Will the cell stop? Titigil ba siya ng division niya? Titigil ba siya? Hindi. So the cell keeps on multiplying and multiplying and multiplying dahil walang nagsasabing tumigil ka. Right? So when you have uncontrolled cell growth, you call that what? Ito may result nun. Uncontrolled cell growth is what? Tumor. And when the tumor becomes malignant, you call it cancer. Okay? Now, another so susunod niya, another effect of free radical is this. Hindi naman lahat ng pagkakataon sumingit siya dito sa kung sinasabing saan sinasabing mag-multiply ka. Right? Let's say that this code says gumawa ka ng laway. Gumagawa ng laway, right? Siya yung nagsasabi ng code na gumawa ka ng laway. Kailan? Nung umatake, saan gumagawa yung laway? Dito sa bunganga, right? Nung umatake ang free radical, sumingit siya dito. Pareho pa ba yung code niya? Sinasabi niya pang gumawa ka ng laway? Hindi na. Hindi na. Posible, sinabi niya na yon, gumawa ka ng insulin. So, can you imagine yung bunganga mo gumagawa ng insulin? Nandun ba yun? Wala. Tama ba yun? Hindi. Hindi dapat gumagawa ang bunganga natin ng insulin because insulin is being produced in the pancreas. Now, because of the free radical na sumingit, nagbago ang ibig sabihin. Nagbago ang code. So, in that case, you call that what? Mutation. Nag-mutate siya. Hindi na siya original niya trabaho ng DNA. Naging mutant siya. Okay? Now, let me show you something else. Now, this time, bibigay ko kayo ng konting pampalubag loob. Ano ito? In our body, we have what we call a check and balance. Meron talagang nag-check ng ating sistema. And this is very difficult for me to explain. Pero let me tell you in a simplest form. Kumbaga, parang meron tayong auditor. Anong ginagawa ng auditor? Sina-check niya kung tama o mali. So, here comes the auditor. Pag tingin niya ng ganyan, sabi niya, oh, hindi na ito tama. Hindi na tama. So, first thing, ang gagawin ng auditor is to call the maintenance. Yung taga-repair. So, meron tayo nun. May repair mechanism yung katawan natin, right? So, tatawagin niya yung maintenance. Sabi niya, tingnan mo na ito, may problema. So, here comes the maintenance. And pag sinabi niya, oh nga, no, mali. So, pwede niyang i-replace, balik niya sa dati. So, the cell becomes normal again. But what if, paano yan, kung yung nag-maintenance, yung maintenance, sabi niya, hindi kayang i-repair, sobrang tindi ng kapit. Anong gagawin na yun na maintenance? Anong gagawin niya? Tatawag siya ng immune system. Anong ginagawa ng immune system? Ito na. Tatating immune system, sabi niya. Uy, hindi ito taga rito. This is a foreign object. Kasi di ba foreign object na ito? Yes. Tama ba? Anong ginagawa ng immune system pag merong foreign object? Pinapatay. Pag pumasok yung virus sa katawan mo, papatay niya ang immune system yan kasi it is a foreign object. Therefore, the immune system will kill this DNA. So, papatay niya yan. Papatay niya. And when you have rapid cell death, you call that aging. Yan, kumukulubot yung mukha mo. Yun yun. Okay? Now, ano ang solution natin dito? Ano ang solution natin
sa free radical. We have a very simple solution. Antioxidants. Yun lang solution natin. Why? Because antioxidants are sometimes called free radical scavenger. Hinayo? Ito mangyayari. Ito yung antioxidant at ito yung free radical. So, anong mangyayari? Kaya niyang mag-donate ng electron para na-neutralize ito. So, pag na-neutralize nito, ano mangyayari niyan? The DNA is same. Walang mangyayari, walang damage na mabibigay sa DNA. Are you following? Yes! Yun lang, simple. That is why we need to take more antioxidants to protect our body from the harmful effect of free radicals. Maybe some of you are wondering, Doc, you're differently to the Philippine Academy of Family Physicians, then why is it that you're promoting herbal products? Lalo po ngayon, puro doktor. Po. Kaya nga po, napaka-special po ng araw natin because sets of doctors will be talking in front of you regarding their products and of course, regarding our health. Now, sabi nga po nila, no, ano ba talaga yung significance why we need to take food supplements? Additional expenses lang po ba talaga ito o talagang kailangan natin? Yun yung topic natin eh. Una-una po, maganda ba yung sinabi ni Dr. Ong about free radicals? Yes! Nakakatakot ba? Yes! Nakakatakot ba magkasakit? Yes! Tingnan natin yung mga sakit. Okay? The reason why I'm talking in front of is because of this, people. Look at this one. Whoa! It's even bigger than your head. It's a breast cancer. Okay? Grabe yun talaga, no? Why? Ito na yung dinami ng biro, pero think, people. Ganito po yan, no? Just try to think, sa hospital ko, marami na kami nakita ng ganyan. Sino po rin kung nakakita na ng cancer, tapos nga po kamay? Ganitong kalaking cancer. Okay, medyo nakaka-alarm ko, ano, nakatakot. Now, isipin nyo, dalawang tita ko, mother ko may cancer. Diagnosed with cancer yung mother ko last June, and she died because of gastric cancer. Ito matindi, when she was diagnosed, it was already stage 4. Ang laki nyo ng tumor sa lung and stomach niya. And after 9 days, she passed away. Sabi na, hindi mo man lang nalaman, doktor, kasi specialista ka na yung nanay mo may cancer. People, wala hong manifestations. There were no signs or symptoms. Bigla na lang po siya nag-vomit ang blood and all of a sudden, she died. Okay? Now, kung dalawang tita ko, mother ko may cancer, malamang si Dr. Villanueva po merong why it is being transferred from one generation to another. Niliwanag po tayo doon. Ito pang magandang usapan. Lahat po tayo sa kwartong ito may genes ng cancer sa katawan natin. Yung iba parang labig na to. Oho. Parang mas maganda po, tinan nyo yung katabi nyo. Tinan nyo. Nakahuli cancer na yung mga yan. Ano po? No, sana naman po. Pero ang dami yung klase. Mukha lang na doon. Pero sabi nga po, ano, nasan ba ang cancer? Nasa genes natin. It is inside our genes. Yung pinag-usapan po kanina, Dr. Ong, maliwanag po tayo doon. Now, diretso po natin. Of course, our country is Alliance in Motion Global, okay? And ang kapartner po natin is, of course, Nature's Way with our flagship product, C24/7. Alam po natin ang Nature's Way sa Pumaykita, Springville, Utah, USA, okay? And lahat po pwedeng kumamit. Now, the reason why I'm here is because of oxygen radical absorbance capacity. Kanina po nagbagay si Dr. Ong about free radicals. Tama po tayo. Of course, before we deal with the oxygen radical absorbance capacity, pag-usapan muna natin ng tao. But before that, inalam po sa states ang banaw po yung mga antioxidants. And they found out that we can derive it from fruits and vegetables. Maliwanag po. Now, ito po ang tao if we're going to analyze it from the smallest to the largest. Or should I say, largest to smallest. Pwede rin po. So, binanggit ni Dr. Ong kanina yung atoms. If we're going to combine the atoms, it will form molecules, and that will form cells, which will combine to form tissues, and marami po tayong organs.
And group of organs will form 11 systems that will comprise one human organism. Naliwanag po tayo nun. Baliktarin natin ang usapan. Let's begin with humans, okay po? Ang gwapong tao nito. Pero kidding aside po, ano? Ang tao po, may labing isang systems. Tama po tayo. But we're only going to talk about the four most important systems na lagi pong naapektuhan. Of course, the first will be your circulatory system. Okay po tayo. Guys, what is the organ that pumps blood to our body? Heart. Ito po yan. And pag pinag-uusapan ng dugo, ito na po, pag-usapan natin. Ito, blood ang pinag-uusapan natin, yes. And every time we talk about blood, we're also talking about what? Nutrients. Binanggit na rin po ni Dr. Alcarina about nutrients, pero gandahan natin ang usapan. We have the carbohydrates, okay? We have the proteins, and we have the fats. Okay. Guys, where can we derive carbohydrates? Saan po ba natin nakukuha yan? Ang kasi patayin ang mga sources. Rice, what else? Noodles, okay, bread, cereals, soft drinks, sama mo na. Malawalan po tayo doon. Aside from the carbohydrates, we have the proteins. Saan po ba na ako ang proteins? Meat products. Okay, pork, beef, okay. And when you talk about fats, taba ng baboy, taba ng bata, okay, mantika. Sabi ko, pati nagmamantika, isama nyo na rin po, ano po. But again, the question is, do we need nutrients inside our body? Yes, definitely. Now, if that is the nutrient, if that is the systems, people, okay? At circulatory po pinag-uusapan, ito na po yung pangalawang system natin. Ang tawag po, respiratory system. Okay, ulitin ko natin. Ano po tawag dito? Respiratory system. People, we all know that air will go inside your nose. It will go inside your lungs for what? Gas exchange. Magpapalit po yung oxygen at carbon dioxide po sa loob ng baga natin. Maliwanag po tayo nun. Now, the usual question is, Doc, do we really need oxygen? The answer is definitely yes. Why? Because if we're going to combine the nutrients and oxygen, it will form what? And people, all of our cells will be needing energy for it to survive. Maliwanag po tayo doon. Now, importante ang respiratory, balikan natin ang nutrients. We have the digestive system. What will happen? Food will be masticated or grinded inside your oral cavity. Okay? It will pass through the esophagus, then will enter your stomach. Ano po mangyayari? Liquefaction of food. Okay po? Ano yung sabihin nun? Tutunawin natin ang pagkain before they will go inside your intestines. Why? Because in your intestines, marami pong blood vessels sa wall po nila. So yung mga nutrients po will enter the blood vessels before they will circulate to your body. Maliwanag po tayo doon. Now, ang paboritong pong system, ito po ang pag-usapan natin. The immune system. Guys, if we're going to analyze it over people, lagi tayong mahilig magsalita na, ay na-immune ka. But at the back of our mind, alam ba talaga natin na yung sabihin ng na-immune ka? Okay? So ito yan, ano? Okay? So we have the organs here, and we have the immune system or the lymphatic system, at may mga organs po katawagin natin lymph nodes. Okay, if I may ask you people, ano ba yung lymph nodes? Kulani. Na, papalatin dito. Sino po ngayon pala umatandang AIM Global? Pwede mo makita mga kamay. Ngayon pala yung mga first time sa AIM Global. Yan. Madam, nakasalanin po, ano? Ang pag sinabi kong kulani, maganda o pangit? Pangit ka naman. Ay, maganda. Ano ba talaga magulo? Magulo na pangit. Okay. Pero most of us think na ang kulani, pangit. Tama po. Now, pag-usapan natin, ano po ba talaga ang laman ng mga lymph nodes natin? That's a good example of your lymph nodes, people. Inside yung lymph nodes, marami na tayong white blood cells. So what will happen? Once the microorganism goes inside your lymph nodes, the white blood cells will kill the microorganisms. Maliwanag po tayo doon. So ulitin natin, maganda o pangit? Maganda, but it depends on the size of your lymph nodes. Why? Baka naman pumapakad doon. May nakakapakot dito. Kasi yung laki ng tenga ko, gumagalaw pa. Pangit na po yun. So, you know, may sakit ka na. Maliwanag po tayo doon. That is what we call as lymph adenopathy. Maliwanag po tayo doon. So, patitingin ito over people, maganda ang kulani. Tama ba tayo? Okay. Now, answer the lymph nodes, okay? Ito lang nga po yung mga organs. Meron tayong mga tissues. At ito po yung pinag-uusapan nyo kanina kay Dr. Ong. Ang tawag po natin, cells. Approximately people, okay? Sabi nga po nila, it is the smallest functional unit of the body. Smallest functional unit. Pag mula buhok mo hanggang talang paka mo puro cells. And we have approximately, guys,
100 trillion cells in our body. Maliwanag po tayo doon. Now, lahat po ng cells sinulid po, kailangan ng nutrients, kailangan ng oxygen. And again, if this is your cells, okay, meron po siya nucleus sa loob, at pinag doctor ang kanina, may DNA po tayo. Maliwanag po. Ipakita ko yung sinabi ni doctor ang kanina, this is your DNA. Anong sinabi niya? It is the one that carries your genetic material. Lahat ng gusto mo sa katawan mo, ang responsible DNA natin. Maliwanag po tayo doon. But aside from which, may isang magandang function ng DNA. And one of which is the so-called protein synthesis. Ano yung mga proteins? Yan ang pinag-uusapan eh, no? Okay, one good example of your protein, sabi nga po natin, will be your muscle. For movements, kailangan natin yan. Paghinga nyo, kailangan natin yan. Paggalaw ng intestines nyo, puro muscles po yan. Pangalawa po, may tinatawag po tayong part ng dugo natin, the hemoglobin. Ganun importante. It is the one that carries oxygen. Ladies, if and ever you will suffer from anemia, ano pwede mangyari? Pababang hemoglobin. Tama ba tayo doon? Pag mababang hemoglobin, mababang oxygen. Pag mababang oxygen, mababang energy. And what will happen to us? Easy fatigability. Maliwanag ba tayo? Hindi siya maganda. Tama ba tayo doon? And, eto magandang pag-usapan.